love me. I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the three. We quick to click and break the peace. No respect for what they. Kamusta ka, anime? Ito na ang part 11 ng Kanagawa All-Star. Disclaimer lang po. Ito ay fanfiction o fanmade lamang na ginawa for entertainment at para rin sa mga tunay na nagmamahal at sumusuporta sa slam dunk. Wala po ito sa anime o manga. Ang mga characters sa story ay pag-aari ni Mr. Takehiko Inoue. Pero bago natin umpisahan, recap muna tayo sa part 10 kung saan pinalapit na nga sa gitna ang mga manlalaro. At para naman sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please click the subscribe button, pati ang bell icon, para ma-notify ka sa mga bago nating video na ilalabas. Maraming salamat. So tuloy tayo. Mag-uumpisa na nga ang laban sa pagitan ng Kanagawa at ng All-Star. Nag-jump ball na nga si Akagi at Masashi. Natapik ni Akagi ang bola papunta kay Sendo. At nakuha naman niya ito. Okay team, tayo ang unang pupuntos. Kahit isa itong tune up, kailangan ipakita natin sa kanila ang best natin para hindi mapahiya ang ating distrito. Paalala ni Sendo sa mga kasama niya. Oo, sagot naman nila. Nag-uumpisa na nga mag-set ng play si Sendo at magtatangkang umatake. Pero di siya pinayagan ni Sawakita. Sendo, sa wakas, muli na naman tayo nagkatapat, sambit ni Sawakita. Oo nga, kita sawa, tugon ni Sendo. Sabing hindi kita sawa pangalan ko, Sawakita. Inis na sagot ni Sawakita. Ay, oo nga pala, sorry. Ngiting sabi ni Sendo. Dagdag pa ni Sendo, sa pagkakataong ito, hindi na ako papatalo sa'yo. Gagawin ko ang lahat para ipakita na malaki na ang in-improve ko. Gusto ko yan, Sendo. Sige, atake na. Wika ni Sawakita. Mabilis na dinribble ni Sendo ang bola. Nakatitig naman si Sawakita sa kanya na parang binabasa ang susunod na galaw nito. Biglang umatake si Sendo sa loob. Pero di siya pinakawala ni Sawakita. At hirap ito na makalapit sa basket. Huwag mo nang pilitin, Sendo. Dahil hindi mo magagawa na makalayo o makalusot sa akin, sabi ni Sawakita. Nginitian lang siya ni Sendo, sabay hagi sa itaas ng bola. Ano? Isang aliyop? Sambit ni Sawakita na nagulat sa ginawa ni Sendo. Nung malapit na sa ring ang bola, biglang tumalon si Sakuragi. Si Sakuragi ang mag-aaliyop, wika ni Masashi. Pagkuha ng bola ni Sakuragi sa ere at mag-a-attempt na ito para sa isang slam dunk, biglang sumulpot sa harap niya si Morishige at binlock siya nito. Bagsak si Sakuragi sa sahig habang tinitingnan siya ni Morishige na parang sinasabing, huwag mo nang subukan, di ka magtatagumpay. Tiningnan din siya ng masama ni Sakuragi, sabay bulong sa sarili. Mayabang, makikita mo, hindi papatalo ang isang henyo sa katulad mo. Tumayo na nga si Sakuragi at lumakad naman palayo si Morishige. Nice Morishige, ganda ng ginawa mong pag-block. Bati ng mga kasamahan niya. Okay lang yun Sakuragi, bawi ka na lang sa susunod. Sambit ng mga kasamahan ni Sakuragi. Hoy, unggoy na may pulang buhok, huwag ka papatalo sa kanya pre. Dahil pag nangyari yon, papalitan kita dyan, sigaw ng malakas ni Kyota. Ang lakas ng Morishige na yun. Napabagsak niya si Sakuragi. Malaking kahihiyan na naman yun kay Hanamichi, wika ni Takamiya. Oo nga, sigurado ako, babawi yan si Hanamichi, tugon naman ni Oksu. Yung kalbo na si Morishige, sa tingin ko, ibagalawan niya sa ilalim. Hindi siya bumabase sa iisang player lang. Malikot ang mata niya. Mabilis niya nahahabol ang kalaban.
At bukod dun, halos kasing taas niya tumalon si Hanamichi. May palagay ako na mahihirapan si Hanamichi na makalapit at makagawa ng puntos malapit sa basket. Puna ni Mito. Napatingin na lang kay Mito ang mga kasama niya. Coach Anzai, nakita niyo po yung ginawa nung kalbo ni Sakuragi, wika ni Uzumi. Di naman sumagot si Coach Anzai sa tanong ni Uzumi. Dahil nakatingin at nagpo-focus si Coach Anzai sa laro ng mga player niya. Sakuragi, masasabi ko malaki na nga ang in-improve mo. Pero kung ikukumpara kay Morishige, medyo malayo ang agwat niyo. Pero pagdating sa physical, masasabi kong halos magkaparehas kayo. Dahil yan si Morishige ay hindi nagpapatalo pagdating sa physicalan. Bulong ni Coach Domoto. Dahil sa pagkakablock ni Morishige, lumabas ang bola. At mapupunta ulit sa panig ng Kanagawa ang bola. Hawak na nga ulit ni Sendo ang bola. Okay, bawi tayo team, wika ni Sendo. Umatake na nga ulit si Sendo, pero hindi pa rin siya pinakakawalan ni Sawakita. Kaya ipinasa niya kay Maki ang bola. Nakuha naman ni Maki ang pasa ni Sendo. Binantayan naman ni Muroboshi si Maki at nagkatinginan ng dalawa. Biglang atake ni Maki dahil mabilis ang ginawang move nito na gawa niyang iwanan si Muroboshi. Ang bilis! Masasabi ko talagang isa siya malakas dito sa Kanagawa. Bulong ni Muroboshi. Nagawa nga makalusot ni Maki pero hindi kay Masashi. Biglang nakita ni Maki si Rukawa na nagkat sa gitna. Kaya ipinasa niya ang bola dito. Pagkuha nito sa bola, sabay jump shot. Sinubukan habulin ni Kishimoto ang tira ni Rukawa. Pero hindi na niya nagawa dahil mabilis na nai-release ni Rukawa ang bola. At yun, pasok. Unang puntos para sa team Kanagawa. Napatingin na lang si Sawakita kay Rukawa. Ayos ba ginawa ko? Sambit ni Rukawa kay Sawakita. Nginitian naman siya ni Sawakita. Ang soro na yun. Nagyabang na naman. Inis na sabi ni Sakuragi. Nice shot, Rukawa. Ang galing ng ginawa mo. Sambit na mga kasama niya. Ang bilis ng pagpasok ni Rukawa sa gitna ng basket. Alam niyang hahabulin siya ni Kishimoto. Kaya mabilis niya nai-release ang bola. Masasabi kong nakakonsentrate ang isip ng batang iyon. Puna ni Coach Domoto. Magaling Rukawa. Nakaisip ka agad ng strategy sa kalaban mo. Mukhang ayaw mo talaga patalo. Bulong sa sarili ni Coach Anzai. Kahanga-hanga talaga yung si Rukawa. Ang galing niya mag-shoot. Kahit alam niya na malalaki ang nasa ilalim ng basket. Hindi siya nagpatinag. Wika ni Oxo. Okay team, bawi tayo. Tayo naman ang pupuntos, sigaw ni Sawakita. Mabilis ngang umatake si Sawakita papunta sa ilalim ng basket. Pero hindi niya magawang maiwan si Sendo. Mahusay ang depensa mo, Sendo. Wika ni Sawakita. Salamat, tugon naman ni Sendo. Sumugod ulit si Sawakita sabay pasa kay Masashi. Pinasa naman ni Masashi ang bola papunta kay Muroboshi. Binantayan naman siya ni Rukawa. Muli na naman tayo nagkaharap, Rukawa. Sambit ni Muroboshi. Tiningnan lang siya ng masama ni Rukawa. Biglang dribble ni Muroboshi, sabay step back nito. Sabay tira. Di nga nagawang mahabol ni Rukawa ang bola. At pasok ang tira ni Muroboshi at puntos para sa All-Star. All to na ang score. Maganda ang naging simula ng laban na magkabilang team. At makakabawi kaya si Sakuragi sa ginawa ni Morishige sa kanya. Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!